Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ito pong muli si Gentleman Bok at nag-uulat mula po sa Sukwakip area na kung saan nakiisa po ako sa pagdiriwang ng National Qatar National Day dito po sa bansang ito. Na kung saan kapansin-pansin po hindi lamang po sa aking likuran kundi sa lahat po ng area at lugar dito sa kahabaan ng Corniche area and Sukwakip hanggang dun sa dulo ng papuntang West Bay Point doon ay napakakapal po ng tao. Sa tingin ko, masisira po rito ang sistema ng pagpapatupad ng social distancing sa lugar na ito sapagkat parang nasabik po ang mga tao na lumabas ngayong araw na ito upang makidiwang o makidaos po sa Qatar National Day. Kung mapapansin nyo sa aking likuran, yan po ang mga tao na kung saan ay naghihintay lamang ng oras para sa mga pagdiriwang, lalo na po yung inaabangang fireworks display, taon-taon na mga tao dito. Kung mapapansin niyo po, ay hindi na po iniisip ng mga tao ang social distancing dito sapagkat sa tingin ko ay ewan ko kung ano man ang sistema ipapatupad nila rito, ay sa palagay ko ay masisira sapagkat ang kapal o dami ng tao na pumunta rito ay talagang hindi mapipigil kung ano man ang pagdaraos o pagdiriwang na kanilang ipakikita mamayang gabi. Narito po ako sa area na to na kung saan ipakikita ko rin po sa inyo ang iba't ibang lugar na kung saan ando doon ang bilang o kapal ng mga tao at kung saan din po ay talagang sa aking pagtansya ay nasabik po ang lahat na lumabas, lalong-lalo po sa araw na ito na walang pasok ang karamihan ng empleyado. Kung aking pong tatansyahin, ito ay libo. At sa ganitong oras po, hindi pa ito ang tamang bilang na inaasahan ng gobyerno para sa mga tao makikidiwang or manonood ng fireworks display maya-maya lamang po ng konti. Sa kasalukuyan, ay narito po ako sa may harap po ng Al-Fardan Mosque na kung saan dito po karamihan ay nag-iipon-ipon ang ibang mga kababayan natin, iba't ibang lahi, iba't ibang itsura ng tao at iba't ibang kultura, tradisyon at pananamit ang makikita rito. Kapansin-pansin din po na sa kasalukuyan ay dinadagsana ang nasabing lugar at miya-miya lamang po ay ako po ay gagawin sa bandang malapit sa dagat doon na kung saan ay sa tingin ko para mapakita ko sa inyo ang sa tansya ko ay libo-libong taong nakaabang at nagtitipon-tipon doon at nag-aabang lamang ng oras na kung saan sa pagsisimula po ng fireworks display. So ako po ay dadapo na sa gawing kaliwa ng Corniche Bay na kung saan doon po ay papakita ko sa inyo ang kabilang parte ng dagsa-dagsang mga tao na nakidiwang sa nasabing okasyon na to ng Qatar National Day. Ayo kenal,
Ngayon po ay alas 5 na ng hapon dito, pero maaga pong dumalaw ang gabi sa kasalukuyan, sapagkat dito po ngayon sa lugar na ating kinatatayuan ay malamig na rin po at pati rin ang simoy ng hangin. Kung mapapansin nyo, ay kumakapal na ang bilang o dami ng mga tao na dumadagsa sa lugar na to, sapagkat mga alas 7 o alas 8 sa aking pagtatantya ay doon sisimulan ang fireworks display na magaganap po sa may bandang gitna ng dagat, na kung saan ito po ay sasaksihan ng halos kalahati ng populasyon ng lugar na ito dito sa area ng Corniche. Ganun din po pera po yung makapanonood pa sa mga malalapit na lugar, na kung saan makikita nila at maririnig nila yung napakagandang fireworks display na inaasahan na magaganap maya-maya lamang po ng konti. Nandito po ako ngayon at pinakikita ko sa inyo yung bilang or dami ng tao na kung saan sa tingin ko ay nasabik sila. Katulad ko rin po na kung saan ay matagal hindi nakalabas gawa nga po ng pandemya. Pero ayon nga po sa aking nakikita sa kasalukuyan ay wala na silang pakialam sa mga social distancing. Kahit na po kani-kanina lamang ay nakita namin yung ibang mga security personnel dito na kung saan ay pinalalayo o binibigyan ng agwat ang bawat isa para raw po sa social distancing. Pero natingin ko hindi siya mapapansin or masusunod sa mga panahon na ito, sapagkat ito po ay panahon ng masasabi nating pagdiriwang, na kung saan karamihan po ng mga tao rito, iba't ibang lahi ay makikisa or nakikisa sa Qatar National Day na ito. Kung mapapansin nyo, kumakapal na ng kumakapal habang gumagabi ang bilang ng mga tao. At ito po ay tingin ko ay hindi na mapipigil, sapagkat yung aming pinanggalingan sa likod ng nakikita niyo pong mosque na ito ay kami po ay naglakad na, sapagkat ang sasakyan po na nagmula po sa area ng Mansura papasok po sa Bank Street kanina ay hindi na halos umaandar, at kami po ay napilitang maglakad, sapagkat kung di kami maglalakad ay tingin ko hindi po uusad talaga, sapagkat sa dami ng tao na naglalakad at yung mga sasakyan ay hindi na po magkamayaw, sapagkat nagbuhol-buhol na rin po. So ito po ang area ng Sukwakit, na kung saan meron po isang malaking screen na inilagay rito upang ang ibang mga tao na hindi makakakita ng personal o malapitan sa fireworks display ay dito po nila mapapanood at makikita. Marahil ang iba rito ay or karamihan sa kanila, even kami po ay pwedeng di makalapit mamayang konti, sapagkat ang fireworks display ay nakalagay po mismo halos sa bandang gitna ng dagat doon sa gawing kaliwa ko, at hindi po makakalapit basta-basta ang mga tao. Sa kasalukuyan, lumapit po ako sa screen na ito na napakalaki, na kung saan ma-enjoy mo rin, sapagkat pinapakita rito sa kasalukuyan kung ano yung naganap kanina na parada sa kahabaan ng Corniche era na ito, na kung saan pinakita po ang armed forces ng bansang Qatar at yung mga traditional na pagdiriwang na ginagawa o ginaganap taon-taon sa lugar na ito. So sa ngayon, karamihan sa mga tao na narito ay nakafocus sa nasabing TV screens na ito, malaking screens na ito, na kung saan yung nangyaring events or pagmamarcha ng halos lahat ng kailang mga sandalo ay sa ngayon ay pinakikita sa nasabing malaking screens na ito. So kapansin-pansin ay dumarami na at patuloy na dumadagsa ang mga tao, at ito po ay nanggagaling kung saan-saan panig ng lugar ng Qatar, kagaya rin po namin na gustong makasaksi or masulyapan ang ganda at masasabi nating napaka
prestigyosong event na nagaganap taon-taon dito sa Qatar, na kung saan ito po ay tinagurang Qatar National Day. Kami po ay patuloy na mag-aantabay at maghihintay pa ng iba pang mga kaganapan, at ipakikita ko sa inyo maya-maya lamang yung kabilang parte na malapit-lapit sa bay or sa dagat, na kung saan masyadong makapal na rin ang bilang ng mga tao na naroroon na nag-aabang lamang ng oras upang masulyapan ang nasabing fireworks display na magaganap maya-maya lamang po. Ayan na, sinasabi ko. Alas 9. Ang ganda. Galing. Yung mga nag-uwihan, sorry. Ang galing na pare, oh. Yun, oh. Yun, oh. Galing nun, tignan mo, naka-steady, oh. Ang galing. Anin pa siya po? Doon pala yun. Ang galing, oh. Oh my God. Galing, galing ito. Ay, ang galing. Galing naman nun. Drone nga, oh. Galing. Nag-ali siya siya. Galing, oh. Tignan mo yun, yung drone, ayun yung drone, ayun, galing, oh. Yung drone, ayun, oh. Malapit yun. Tama sa area dito, kitang kita. Alam ba sa natin tama, walang harang, di ba? Ayun, no. Ang lupit. Ang galing. 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 Tignan mo 'yun, no, 2020, oh. Ang galing, Qatar 2020. Woo! 2022. Pa, ang galing naman ng gumawa noon, no? Ang galing na eh, no. Wag natin aalisin. Eh.
natin kinukunan yan. Ayan. Galing. 2030. Ang lupit. Asian Games. Ang galing. Oh. Ito na yung pinakamagandang fireworks nila kasi last year. No? No? Hindi na sayang ang paghihintay natin. Galing, oh. Drone yan, no? Ang lupit. Ang galing. Paano kaya nila nagawa yun? Ano? Maganda yung fireworks nila ngayon, yung display nila ngayon. Thank you.
ka-OFW, ganun po kaganda ang naging resulta ng fireworks display dito po mismo na nasaksihan po ng napakaraming tao sa mismo sa loob ng Corniche Bay. So dito po nagtatapos ang aming paghihintay at sa tingin ko nasulit po ang aming gabi na to para sa pinakitang fireworks display na ito ng bansang Qatar. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng Panginoon Diyos and God bless.